Bago ako matulog ng gabi ng January 17, pinang-cram code ko muna yung mga cakes namin for January 18. 9 PM nga, inatulog na nga ako at nag-set na ako ng alarm. Pero ni isa dyan, wala ko may narinig. Kaloka. Tulog bantika, be like. So yeah, naburo na naman ang baker nyo. Nung nag-start kasi ako mag-vlog, 3 to 4 hours na lang yung itutulog ko at swertehan na lang kung makakaabot ako ng 6 hours na pagtulog. May toddler pa ako. Octopus yarn. So yeah, yung mga cakes namin sa video ay order namin kahapon, January 18. Tatlong wedding cake yung ginawa namin. Isang 1-tier, itong ginagawa ko sa video, at dalawang 2-tier. 7x5 ang size ng cake na to. At in-order sa akin to ni Ma'am Kyrie na aking suki. Congratulations po, Ma'am, and best wishes po sa inyo ng asawa nyo. Medyo nahirapan nga ako sa pag-mix ng mga color, pero carry lang. Satisfied naman si Bride. Masaya naman siya at naghahandaan sa aking gawa. Thank you so much, Ma'am Kyrie! Ang sunod naman na cake is 2-tier, 10x5 ang bottom size, at 7x5 ang top tier niya. Yun nga pala yung binigay na color sa akin ni Vera. Sabi niya ganyan daw yung color ng wedding cake niya. Ang ginawa ko nag-cover muna ako ng white frosting para manipis na lang yung lalagyan ko ng color at tipid sa food color na gagamitin. Sa totoo lang, yung dami ko nagamit dyan na color. Halos maubos ko yung isang chef master. Ang hirap kasi i-achieve. Chef master na deep pink, onting brown, at onting blue ang ginamit ko para ma-achieve yung color na yan. Then, nag-try ako ng ibang method sa pag-stack ng 2-tier. Nagagandaan kasi ako pag nakikita ko sa ibang baker na nag-vlog. Yung fina-frost mo na nila yung top tier bago ilipat dito sa bottom tier. Siyempre, sa pag-stack ng 2-tier, kailangan mo lagyan ng dowels yung bottom tier mo pang support dun sa top tier na ipapatong mo dito sa bottom tier. 6 pieces lang yung nilagay ko. Carry nyo na yung bigat niyan. Then, yan na nga, pinatong ko na nga yung top tier. Mani-mani lang pala yung paglipat dito. Charot. Ang sikreto pala dapat may extra kang cake board bago mo i-frost yung cake. Ewan ko kung nagigets nyo ako, basta yun na yun. Then yan, inassemble ko lang yung mga artificial flowers. Sa paglalagay ng bulaklak, syempre piliin nyo yung magandang tignan. Hindi naman masama kung gagamit ka ng artificial. Syempre piliin mo din yung maganda na hindi magmumukhang cheap sa cake. May kamahalan din ang mga artificial flowers na to para magkatumbas na sila ng presyo ng edible. So yan, for the last detail ng cake, nag-add lang ako ng mga sprinkles. At ang mga bilog na yan ay may do fondant. So yan yung last wedding cake na ginawa ko. Ang size niya naman is 9x6 at ang top tier niya is 6x6. Kung minsan, pag nakikita nyo na hindi pantay yung cake ko, pag onti lang naman yung diferensya, hindi ko na binabawasan. Nire-remedyohan ko na lang pag ganon. Nasasayangan kasi ako kasi pwede pa nilang kainin nyo. Pero kung talagang hindi talaga pantay, dun talaga ako nagbabawas. Then hindi porket na nagbibideo ako, gagayahin nyo na din ako. Ganito yung way ko at naniniwala naman ako na lahat tayong baker ay may kanya-kanya niyang diskarte pagdating sa cake. At the end of the day, isa lang naman yung goal natin. Yung may bigay ng buo yung cake, happy si customer at masatisfied siya sa ginawa natin. Sa totoo lang, kahit matagal na kami sa baking industry, syempre hindi pa rin may iwasan na magkamali ka. Hindi lahat perfect yung gawa mo. Halimbawa, dun sa mga cake na binibake namin, pag nagkakasabay sila ilalagay sa oven, yung iba hindi pantay, yung iba deflated. Kaya wag nyo nang masyadong i-judge kung ano yung nakikita nyo sa videos ko. Gawin nyo na lang kung ano yung makakabuti sa mga cakes nyo. Kung gusto nyo yung perfect na layering, edit go! So yan, tinransfer ko na nga yung top tier ko dun sa bottom tier. Syempre, huwag yung kakalimutan na lagyan ng dowels na nagko-connect dun sa bottom tier at top tier. At sa mga nagtataka nga pala kung bakit hindi ko daw nilalagay sa gitna ng cake drum yung cake, kapag may mga details pa kasi sa unahan ng cake, hindi kaya may mga fondant topper, inilalagay ko talaga siya sa bandang likod para may space sa kung paglalagyan sa harap. So gets nyo na. So yan, magde-deliver na tayo ng mga cakes. At nagbaon na nga ako dyan na maiinom at makakain ko. Dalawang venue kasi ng kasal yung i-deliveran namin. Dapat before lunch ay nandun na yung mga cakes nila. Medyo hindi nga maganda yung panahon kahapon. Sabi nila, pag magpapakasal ka daw, piliin mo daw yung may 0 or may 8 na number sa date. Para daw swerte yung pagsasama nyo mag-asawa. Totoo kaya yon, Char? Pansin ko lang, ang dami kasi nagpakasal kahapon. Malay mo, totoo. Pero syempre, sa pagsisikap pa rin yun na mag-asawa. So yan, sa Hines Garden Resort nga yung una naming pinuntahan na venue. Medyo binilisan nga namin ni Vera dito kasi magde-deliver pa kami ng isang wedding cake. So yan, perfect din ang location na to sa mga naghahanap ng mga venue para sa mga okasyon nila. Located lang din ito sa Hines, Lambunaw, Iloilo. Thank you.
nasa Patong-Patong, Haniway, Iloilo. Shoutout sa mga Haniway viewers dyan. Medyo may kalayuan din yung venue na to. At in order lang din to sa akin ni Ma'am Belle, nasuki na din namin. Thank you so much Ma'am Belle and congratulations po sa inyo. At yan na nga, naabutan na nga kami ng ulan. Buti na lang Girl Scout kami at may payong kaming dala. Binigay ko nga lang pala ito kay Ma'am ng 3,000. At dun sa isang color pink na cake is 3,500 ata bigay ni Vera. Medyo may kalakihan kasi yung cake na yun. So yan, pink at color gray lang din yung motif ni Ma'am Belle. So yan, maraming salamat po sa mga nanonood ng mga videos ko. Please, pa-follow naman ng aming FB page. O yan, mga ngiting uwian na. Thank you so much guys! Ingat po tayong lahat and God bless!